Ang bawat bata ay may karapatang makapag-aral, makapaglaro, at higit sa lahat, magkaroon ng pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan, at pangangalagang pangkalusugan. Sikak sa sosyed. Sikak sa krendel. Sikak sa kerk. Sa hiyak din taga-buantik. Ilan lamang sila sa mga malulusog, masiyahin, at bibong mga bata na pumubuo sa malayang sityo ng Bantik. Kaya ang bat malakad na di man oras sa siyuntog sa no mahamotok alid siya. Ang Bantik ay matatagpuan sa tuktok ng bundok Ugo sa Itogon, Benguet. Kakailanganin ng 2 oras na biyahe, pagtawid sa mahabang tulay, at 1 oras na lakad bago masimulan ang 4 hanggang 5 oras na pag-akyat. Tanging paglalakad sa mabato, madulas, at magubat na daan lamang ang paraan upang maiangkat ang suplay. Babae man o lalaki, bata man o matanda. Selang parigatan nita awan ti lugan nga sumantat dito. So nga, dagito'y anak mi piman, marigrigatan da nga akong boy ti gatangan mi jabagyo. Nungantuin mula may sikat yung kanan may. Amin nga mula may dito yung organic. Ang pagkain nila ng mga organikong pananim ang nagsisilbing panangga ng mga bata sa iba't ibang uri ng sakit. Hindi gumagamit ng kahit anong kemikal ang mga magsasaka ng Bantik. Ang kanilang mga palay ay hindi ginagamitan ng kahit anong makinarya. Binabayo nila ng mano-mano ang lahat ng kanilang ani. Naniniwala silang dahil dito, bihirang matamaan ang mga taga-Bantik ng mga sakit. No, haman e arawi ni bundok, haman e arawi ni sahit. Organic yung mga kinakain namin yung mga bata. Kaya hindi sila nagkakasakit. Malayo sila sa sakit. Bihira kaming kumain ng mga junk food, gano'n yung mga dilata. Minsan lang. Kalusugan, isa sa pinaka-importanteng aspeto ng buhay. Dito masusukat ang tunay na yaman. Halos lahat ng bata dito ay malulusog dahil bihira silang kumain ng mga naproseso at hindi masusustansyang pagkain. Una sa lahat, mahal ang mga ito sa kanilang lugar dahil sa malaki ang patong ng presyo, buhat ng inakyat pa ito sa bundok. Pangalawa ay ang limitadong pagkukuhanan dahil sa kalayuan ng mga bayan at hindi madaling pag-akyat ng supply. Pangatlo, ay organic lahat ng kanilang tinatanim na siya rin kinakain. Importante yung health nila kasi pag nagkasakit sila malayong long lakaran papuntang ospital, mahirap silang ibiyahe at ibuhatin papuntang ospital. Importante ti pa sa long at health ng ulay. Pag kabata na sa era ng ulay, sa man iskoy di era, akan kasto akan nguntoy kinarigat masalon net masalon at era ni ulay mamunuan mo singa mayat ladda. Dalawang oras na biyahe, 1 oras na lakad, at 4 hanggang 5 oras na pag-akyat sa bundok. Lahat ng hirap na naranasan namin ay napawi ng kahanga-hangang lugar. Mabubuting tao at kakaibang karanasan. Kami ay nasinit sa napakainit nilang pagtanggap. Kami may nasa malayo,
Ngunit pakiramdam namin ay nasa aming tahanan. Mga hindi kadugo na pinaramdam ang pagmamahal ng pamilya. Maraming malalayong lugar na hindi pa naaabot ng sibilisasyon. Sila may hindi kasing yaman at progresibo tulad ng iba, ngunit mas mayaman pa sila sa ibang paraan. Kasing lusog ng mga tao ang kultura. Dito namin natagpuan ang ilan sa pinakabusilak na puso at dito namin nasilayan ang tunay na kaligayahan. Mula sa mga tao at sa aming karanasan, sa bantik namin natagpuan ang tunay na yaman na hindi man nanakaw ninuman. Ayan.